Hey, what's up mga guys? Welcome to Richard Cabini YouTube channel. And today, so pag-uusapan natin ngayon is about sa cellphone natin na hindi kumukonek sa ating PC or kung laptop man ang gamit nyo. So, ayun guys. So, tuturo ko sa inyo kung paano siya ma-fix or ma-resolve yung gantong problema. So, ayun guys. Gantong problema na nangyari. So, sinaksak natin yung USB natin papunta sa computer. So, wala siya nagpa-pop up, then hindi siya nakukonek dito sa pinakang computer. So, wala siya nalabas na file. So, ang gagawin nyo lang para ma-resolve ang problema ito at kumonek itong cellphone na to dito sa computer gamit ang ating USB cord is okay. Dito na tayo sa ating PC. So makikita nyo, hindi kumonek yung ating mobile phone sa ating computer. So ayun, ang gagawin nyo lang is punta lang ko sa inyong Chrome. Then dito sa Google, search nyo ang answers.microsoft.com. So search nyo lang sa Google. Then lalabas dyan yung http://answers.microsoft.com. So piliin nyo lang dyan yung Microsoft Community. Okay? Tap nyo lang or click nyo lang. At mapupunta na kayo dito sa Microsoft Community. Dito may makita kayong search bar. Gagawin nyo lang is search nyo or i-type nyo dyan yung problema na inyong hahanapin. Okay? Ang isa-search nyo lang dyan is lose access to your connected phone or portable device. And okay, kapag nakailagay nyo na, search nyo lang or tap nyo yung search icon na nandoon sa kanan ng box. Then, lalabas na yung mga pamimilian or yung mga post dito sa community ng Microsoft. So, okay, para mahanap agad natin yung ating hinahanap about sa Microsoft Community. Okay, piliin yung Microsoft Community. So, dito sa may filter by type. Dahil yung ating hanapin is about Microsoft Community. Okay, ang gawin nyo lang is scroll down nyo lang. Then, hanapin nyo yung after installing driver update Microsoft WPD. Yung may petsang 2/22/2016. Then, okay, lost access to your connected phone or portable device. Gawin nyo lang, select nyo lang yan or itap nyo lang para makita nyo yung post na yan sa Microsoft Community. Sa post na yan, so makikita dyan yung solution. So dyan sa number 1, yung solution, yung download the window troubleshooter. Then may makikita ko dyan na here, yung color blue. Gagawin nyo lang is click nyo lang yung here para ma-download nyo yung Windows Troubleshooter na update. Okay? So, click nyo lang. Then, automatic na siyang magda-download. Makikita nyo dito sa may bandang kaliwang bahagi ng screen sa baba. So, nag-download na siya. So, after na ma-download, gawin nyo lang is tap nyo lang yung arrow pataas nung dinownload nyo. Then, i-open nyo lang or i-run nyo lang yung inyong dinownload. To run this file, piliin nyo yung open. Then may magpapop up dyan, then diyan troubleshoot and help prevent computer problems. Ang gagawin nyo lang dyan is tap nyo lang yung next button dun sa kaliwang babang bahagi ng screen na nagpop up. Then ayon, after nyo matap yung next button, makikita naman dyan yung find a fix or work around for new issue. Then click or tap nyo na yung next button sa baba. Ayon, troubleshooting has complete. Then, ayun, okay, kumunek na yung ating mobile phone. So, ayun, makikita nyo yung Galaxy A02 ko na mobile phone, yung Samsung, kumunek na siya. So, makikita nyo dyan yung folder dito sa my this PC. So, okay, successful tayo na fix yung ganong problema, yung hindi na-connect ang mobile phone sa ating computer. Yun lang guys, and sana nakatulong itong video na to. And don't forget to hit the subscribe button para updated kayo sa aking mga new video. So yun lang guys, and salamat sa panonood.